Dakila nga maaming Diyos, muli Panginoon, sa inyo namin inaalay ang lahat ng papuri at pasasalamat. Dahil kayo po ang Diyos na patuloy, na nag-iingat, nagkakaloob ng mga biyaya at pagpapala na siyang kailangan namin sa aming trabaho, sa aming buhay, sa aming pamilya. Salamat Panginoon sa lahat-lahat. Kung kami man ay dumarating o dumadaan sa mga maraming problema at pagsubok, salamat sa binibigay niyo pong inspirasyon at kalakasan na nagagaling sa inyong mga salita. Hayaan niyo po muli sa gabing ito, sa sandaling ito, manguna po kayo sa amin. Samahan niyo po kami at turuan niyo kami muli, Panginoon, upang kami po ay mapalapit ng gusto sa inyo, Panginoon. At hayaan niyo po yung mga salita niyo ay patuloy po na magministeryo, patuloy na magturo at magtuwid sa aming Panginoon upang ang aming mga lalakaran, Panginoon, ay maging maayos at patungo sa inyo, Panginoon. Salamat at anuman po ang aming mga prayers o kahilingan ngayong gabi, nagtitiwala po kami, Panginoon, sa inyo na kayo po ang gumagawa sa mga bagay na imposible sa tao ay ginagawa niyong posible para sa inyo, Panginoon. Amin pong pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us turn our Bible sa Gospel according to Matthew chapter 11, verse 28 hanggang sa verse 30. Ulitin ko sa Gospel according to St. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Ganito ang sinasabi. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ko pong basahin sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahinuhin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Purihin natin muli ang Panginoon at tayo po ay maaari na itong makakuto. Praise the Lord. At yan po ang ating pong pagsasaluhan ngayong gabi nito. Amen. Hope and pray na tayo ay mag-enjoy sa presensya ng Panginoon at sa kanyang mga salita. Okay, at ito ang Matthew chapter 11 ay isa po ito sa mga sinabi ni Jesus na very familiar sa atin. Lalo na po yung kanta ni Basil Valdez na Come to me and I will give you rest. Come to me and I will give you rest. Yan po. Isa sa kanta yun ni Basil Valdez. At yung po ay pinuhat dyan sa Matthew chapter 11 verse 28 and verse 30. For my yoke is easy and my burden is light. Okay, at ito pong sulat, sinabi ng Panginoon sa mga tao ng panahon ngayon ay alam naman natin ang bansang mga Hudyo ay under, during the time of Jesus, they are under the government, the Roman Empire. Ibig sabihin ay doon sila nagtatax, lahat ng kanilang mga ari-arian o kanilang income. At the same time, maraming mga mahirap, may sakit, may karamdaman. And another one, yung kanilang religion ay masyado rin
nagpapabigat din sa kanila because of napakarami pong mga laws and ordinances na sumasakal sa kanila at nagbibigay ng kabigatan ng loob. Ang tawag ko dyan ay burden. Okay? Weary and burden sa may verse 28. At sabi nga ni Jesus, ay sabi niya, kaya doon sa sitwasyon at kalagayan ng mga Hudyo ng Panginoon Jesus, ng Panginoon Jesus, sabi niya, nagbigay siya ng napakagandang invitation na word, come to me. Lapit kayo sa akin, I will. And all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang Panginoon, pag nagbibigay po siya ng kaginhawaan, kapayapaan, ay hindi lang po sa pamamagitan po ng physical na kapahingahan. Yung pag napapagod yung katawan natin, we need to rest. Kailangan natin, we need to pause and we need to regain muli yung ating lakas. Hindi lang po yun ang kayang ibigay ng Panginoon. May mga tao pong sabihin natin physically na nakakagawa sila ng pagre-relax, pagpapahinga, pag-unwind, pero but mentally and spiritually, they are troubled. Ando pa rin yung problema. Kaya may mga taong ganun, mga kapatid, no? Kasi po, ang tunay na kagaanan, kapahingahan, o kaginhawaan ay hindi lang po ito sa pang-physical. Kailangan din po natin ng pang-spiritual, pang-isipan ng ating puso, not only our physical. It is worse siguro kung we are weary and burdened physically and mentally and spiritually. Napaka-worse na po nun, mga kapatid. At isa po sa pinanggagalingan ng maraming sakit ng tao ay sa pamamagitan ng weariness and burdensome. Yung pagiging weary at saka pagiging burden o napapagal. Naaalala, napapagal. Yan po ang isa sa pinanggagalingan po ng mga sakit natin. Kaya po kapag tayo po ay laging pagod, at tayo po ay laging nag-aalala, tapos mayroon pang pangamba at takot, ako po, madali na po tayong kumapit po sa atin ang sakit. Kaya po, isa yan po sa mga mabibigat nating problema. That's why Jesus inviting the people during His time. And up to now, ang Panginoon po ay patuloy pong nag-i-invite sa atin. Patuloy po. Kaya every time po tayo ay nakakaranas ng mga mabibigat na problema, kaya po tayo mayroong prayer meeting. Kaya po tayo mayroong mga gawain na katulad ng ganito. Kasi dito tayo nag-a-unload. At pagkatapos, dito na rin tayo nag-re-recharge. Yan po ang ibig sabihin nun. Kaya po, sabi ni Jesus, come to me. Ibig sabihin po nun, lumapit lang tayo sa Kanya dahil sa Kanya kasi nanggagaling yung kapahingahan. Sa mundo naman, nanggagaling ang mga problema. Kaya sa tayo in-encourage niya lumapit sa Kanya. And now, let us turn to our topic for today. Tonight is how to light and die. Pansinin po yung mga tinutok ko po sa inyo ay laging pong pakungkol sa buhay ng tao, mga nangyayari sa buhay natin, related sa mga activities natin, related sa trabaho natin, related sa mga pinagdadaanan natin, ng mga struggles ng buhay natin. Eh, ito pong message na ito na kinuha namin sa Matthew 11:30, himayin ko po ito sa inyo para maunawaan po natin yung gustong sabihin nitong verses na ito at saka yung naririnig natin sa kanta ni Basil Valdez. How to light and die? Paano ba natin pagagaalin yung buhay? Diba? Ang buhay, minsan bumibigat, minsan naman gumagaan. Pero hindi naman nananatili lagi sa magaan. Kadalasan, pag bumibigat, hindi na po makabawi, hindi na po makabangon. Pagkatapos doon, nalulugmok. So may mga reasons kung bakit po ang buhay bumibigat at hindi na po nakakabangon, nakakabawi.
Okay? O kaya nakakaahon. May mga reasons po doon, mga kapatid. At hindi po yun yung gusto kong i-talk, i-share. Ang gusto kong i-talk is, dito muna tayo sa pinakamas paganda kung paano natin pagagaanin. Kasi, pag hindi natin maunawaan kung how to lighten up or to lighten our life, mga kapatid, then, pag dumating ang trouble o trials and suffering sa buhay natin, baka mahirapan tayo. Siguro sa the following mga gawa, prayer meeting natin, if God's will, pwede kong lagyan niya ng karugtong na dito paano pagaanin yung buhay natin. O paano naman tayo makakaiwas sa paano natin maiaahon yung buhay kapag tayo po ay nalulugmok na sa mga weariness and burdens ng buhay. Now, how to lighten life? First and foremost, dito ko kukunin sa ating pinag-aaralan is think first. Well, unahin mo munang isipin o isipin mo muna that life in the world is associated with problems and burdens. Yan ang buhay natin eh. May kaakibat. Kasama na talaga ito, mga kapatid. Whether we like it or not, oh, rich and poor, oh, nag-aral o hindi, mayaman, mahirap, talented o hindi, ordinary, lahat po yan kasama po, kaakibat, kakamban na po yata itong problema at pagsubok sa ating buhay. Kaya po ang pagkasabi dyan sa verse ng 28 is, "Come to me, all you who are weary and burdened." Dalawa po ang pinapakita ni Jesus sa mga taong nakakaranas po ng mga kabigatan. Ito pong dalawang word na ito. Unahin natin yung word na weary. Okay? The word weary refers to those, saan po? To those who are absolutely worn out from effort. At kaya ganun, may mga taong sobrang sipag, no? Kung sino pa ang mga masisipag, sila pa yung mga nagkakaroon ng kapagalan. Ano po? Yung mga tamad, parang hindi po sila napapagalan. Yung mga taong tamad, yung hindi active, hindi industrious, parang sila yung mga taong hindi nag-aalala. Kaya tinan nyo sa pamilya, di ba? Minsan, naiinis tayo sa mga kasamahan natin sa bahay. Kung yan ba'y anak, o kapatid, o yan ba ay asawa, o etcetera, o sino man sa member ng family. Kaya kitinan nyo, ang pinaka maraming stress at pinaka maraming problema pag subok, yung mga nagpo-provide. Pero yung mga pasaway lang dyan na walang ginagawa kundi sumandal, umasa, pakainin, huh? Ang gaganda ng kanilang buhay, parang hindi sila nagkakasakit. Di ba? Nakarapansin po ninyo, mga kapatid. Now, ang gusto sabihin ni Jesus, absolutely worn out from effort. Kaya po yung mga taong very responsible, yung mga taong may malasakit, sila yung mga nagsisipag. At sa kabila ng kanilang effort at pagsisipag, ay doon po talaga inaabot ng tinatawag ng pagiging pagkapagal o weary. Okay? And feel fatigue. Another one is, saan po tinutukoy ni Jesus itong mga ano na ito? Absolutely worn out from effort and feel fatigue. Ano po? Ang ibig po sabihin nung weary refers to that two characters na worn out po sila. Ibig sabihin po ng worn out, yung sila po ay bumibigay. Okay? At nakakaramdam na ng mga kapatigan. Ang word naman na burden, dalawa pong binibigyan ko muna ng meaning. The word burden refers to those who are being pressed down by great weight. Ano po? Yung ikaw ay
parang sinukluban na ng napakabigat na problema, para kang pinagkumpugan ng langit at lupa na hindi mo na kayang makaahon. Down by a great weight. Diba kapag tayo po ay nabibigatan sa ating problema at hindi na natin kaya, ang hirap ng bumawi at bumangon. Ang tawag po doon ay burden. Okay? At isa po yan sa pinanggagalingan ng ating mga sakit at karamdaman. Pag nabuburden tayo, naapektuhan po yung mga organ system natin at nagkakaroon po ng abnormality yung kanyang function. Those who are not only down by a great weight and those who are struggling with sin. Tinan niyo po, ano po yung ibig sabihin ng burden dito? May mga taong ang burden nila sa buhay nila, hindi lang yung pinanggagalingan sa mga problema, material, sakit, karamdaman, but their personal sin. Ang kasalanan din po ay nagpapabigat. Totoo po yan. Meron po tayong mapapansin ng mga taong kunting na nyo, ang galing po morma, ang ganda ng sasakyan, ganda ng bahay, pero kapag nabubuhay po siya sa kasalanan, wala po yun doon sa estado at wala po yun doon sa forma. Minsan, may mga taong magaling lang talaga pumorma, pero deep inside, they are burdened and struggling for their sins. Ang kasalanan din po ay nagpapabigat din sa buhay natin. Kaya kita ninyo, may mga taong hindi sila makaahon-ahon at makalaya sa kasalanan kasi para bagang ito'y isang pabigat sa buhay nila. It takes siguro, kailangan talaga ng time and repentance or either forgiveness, kung ano man, basta parang makalayan lang. Siyempre, unang-una, ang pinaka-importante doon, walang iba kundi ang Panginoon. Kasi hindi makakalaya ang kasalanan sa buhay natin kung wala ang Panginoon. Kaya ang Panginoon, pag gusto niya tayong bigyan ng kapahingahan para pagaanin ang buhay natin, eh kung may kasalanan tayo, bibigat pa rin, di ba? Kaya physically, materially, and then spiritually, even our sins. Yun po ang ibig sabihin niya. First and foremost, let us think first that life in the world is associated or accompanied by problem and burdens. Ganyan talaga ang buhay natin sa mundo. Hindi na nga mahulugan yan na kapag tayo ay nasa Panginoon, baka ma-misinterpret ninyo pag tayo nasa Panginoon, baka isipin natin na, ay, wala na ng problema, hindi na ako magkakaroon ng problema. Mali po yan. Sa Bible, wala pong turo si Jesus na kapag tinanggap mo siya at lumapit ka sa kanya, ano yun? Pag lumapit ka sa kanya, hindi na nga nangahulugan, you are shielded from problems or sufferings. Hindi po. Sa katunayan, pag lumapit ka sa kanya, naku po, matetest talaga ang pananampalataya natin. But don't worry kasi habang tayo po ay lumalapit sa Panginoon, no, sa sinasabi niyang come to me, habang tayo lumalapit sa kanya, gumagaang naman yung ating pakiramdam sa mga problema. Amen? Pangalawa po is, make the Lord your partner in life. Gawin mo siyang partner. How to lighten life? Gawin mo partner ang Panginoon. Now, let me take the word, sabi ng Matthew 11:29, sabi ng ganun, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Gusto ko kayong dalhin dun sa word na yoke. Para maintindihan natin yung ating second step na make the Lord your partner in life. Tinan niyo po. Yan pong salitang yoke, habang umiikot yung ating isipan, no? Hindi po yan yung sa yoke na itlog. Sa Tagalog po kasi niyan, pamatok. Pamatok po ang ibig sabihin niyan. A yoke is a single piece or wood na dala-dala ng dalawang animals. Yung kasi sa atin, pag nag-aararo, usually, isang kalabaw lang.
sa ibang country, sa ibang mga kultura, minsan dalawang ano, baka o dalawang animals. So the load is shared, making it lighter. Kapag isa lang ang nag-aararo at isa lang ang pamatok na dala niya sa kanyang pag-aararo ng isang animal, ng isang baka o carabao, is yung buong bigat, buong bigat ay sa kanya lang. Ibig sabihin, siya lang ang makakaramdam. Unlike kapag dalawang animals, tatlo, o ginagamit ng pang-araro, nagiging magaang na ngayon siya because of the yoke na merong naka-share, nakakasalo o katuwang. Ang tawag po doon ay being partner, mga kapatid. Yung purpose po, no? Yung purpose nitong yoke na ito, yun po, nabanggit ko na po. Yung purpose ng yoke is to make it easier, the animal, no, not harder. Sa buhay natin, kailangan din natin ng kapartners. Di ba? Bakit yung mga tao nag-aasawa? Gusto kasi nila lang mayroon silang katuwang, mayroon silang kapartners. Pero hindi naman lahat po ng nag-aasawa ay talagang nasusunod yung purpose ng pagiging kapartner. One of the purpose kung bakit tayo nag-aasawa, para yung pangarap natin o ambisyon natin ay mabuo sa tulong ng ating mapapangasawa. E kadalasan ang ano to? Napapala ay consumption. Sakit ng ulo. Nang nararanasan, di ba? Pabalik ka lang, di ba? Pero in the, ano talaga, pinaka-essence talaga or pinaka-concept talaga why people get email itong pag-aasawa, para siya ang maging katuwang at bumuo ng pangarap niya. Pero bakit ganoon? Kung kailan nag-asawa, nasira ang pangarap. Ano ibig sabihin nun? Hindi yata partner. When God, nang makita ng Diyos si Adan na nag-iisa sa paraiso, sabi niya, hindi yata maganda mag-isa. Sabi Genesis, hindi yata maganda nag-iisa ang tao. Tayo ay bibigyan natin siya ng makakasama. At kinuha niya, habang natutulog si Adan, inoperahan siya ng Diyos. Kaya ang pinakamagaling na surgeon sa Bible ang Diyos. Imagine, inoperahan niya si Adan, hindi naramdaman kay Adan. Ibig sabihin, may anesthesia na pala noon. Hindi nagreklamo si Adan, hindi siya nasakitan eh. Tapos nang makita niya, andyan na si Eva. So, dalawa na sila sapagkat hindi mainam sa tao ang nag-iisa. Ano ginawa ng Diyos? Binigyan siya ng partner. Kaya nga lang, nakita niyo po. Ano nangyari sa partnership ng mag-asawa? Naging maganda ba? Hindi. Nahulog sila sa kasalanan. Sabi, nagkasisihan pa nga eh. Sabi ni Adan, kasi po yung babaeng binigay niyo. O ikaw naman babae, kasi po yung ahas, tinukso ako. Wala na pong umakop ng kanilang pagbagsak o kanilang kasalanan. Now, nawawala yung purpose ng partnership. Ang Panginoon, bakit niya ginamit yung yoke o pamatok, no? Yung pamatok kasi, mga kapatid, sa sinasabi dito ng Panginoon, itong pamatok na ito ay meron din siya. There are din, may ilong pagkakaiba yung pamatok na galing sa Panginoon at yung pamatok ng mundo. Okay? Ano po yan? Meron yung pagkakaiba. Yung pamatok ng mundo ay mabigat, syempre. Diba? Kaya nga napansin natin ang buhay pag nagkakakwentuhan, nagkakasama-sama, tapos biglang maglalabas ng kanyang damdamin, ng kanyang emotion dahil nabibigatan na siya, yun ang mga problema niya, asawa, anak, trabaho, o minsan kalusugan pa, mabigat. Kung ang mundo ay merong yok kung bakit nabibigatan ng buhay, si Jesus din may yok, sabi niya, take my yok. Meron din siyang pamatok. Ang mundo may pamatok, meron din siyang pamatok.
Kaya nga lang, yung bangatok ni Jesus, sabi dito, is the yoke of Jesus is easy. The yoke of this world is heavy. Burden. Easy. Ang salita pong easy, ang ibig po sabihin niyan ng Matthew 11, for my yoke is easy and my burden is light, ang ibig po sabihin ng easy means well-fitting. Easy. The yoke of Jesus is well-fitting. Pag sinabi pong well-fitting, sa Tagalog, well-fitting, ibig sabihin, sakto at bagay. Well-fitting. Sino po ang madalas dito pag nagsha-shopping at bibili ng damit ay nagsusukat sa fitting room? Fitting room. Lahat ba? Oo, talagang perfect na perfect na. Pag dinadyan niya pa lang yung damit, sabi niya, kahit hindi nasukatin, okay na to sa akin. Ba? Mahusay ka doon, magaling ka. Kaya nga, ang karamihan doon, nagkakamali. Pag uwi ng bahay, nagsisisi. Bakit? Hindi fitting. Okay. Well-fitting. Pag sinabing well-fitting, not only the size ng isusuot, may nag-uusapan din doon yung babagan. May mga taong talagang ambisyosa. Alin po? Fitting, bumili ng isang damit na usong-usong ngayon yung mga parang suman na, labas na yung puso, etc. Kahit hindi bagay. Kasi may pinagbabagayan din yun eh. Hindi lahat ng damit na isusuot mo ay bagay sa'yo. Humanap ka, nagbabagay sa'yo na damit. Kasi yung damit, may pinipiling katawan yun eh. Diba? Ang mangyayari niya, magiging suman ka na maraming bukol-bukol. Ang ibig ko sabihin is, pag sinabi pong my yoke is easy, ibig sabihin, ang pamatok ng Panginoon ay sukat na sukat at bagay na bagay at saktong-sakto. Pag suot po tayo ng damit na hindi fitted o hindi well-fitting sa buhay natin, sa katawan natin, ano po ang pakiramdam? Oo, hindi ka komportable at saka hindi ka mapalagay. Alalabas mo pa lang ng pinto kahit nakapag-makeup ka na at nasuot mo na, babalik ka uli sa loob at magpapalit ka kasi paramdam mo hindi fitted, hindi masarap isuot. Ha? Pansin po ninyo, mga kapatid, yan po ang pagkakaiba kay Jesus. Jesus has the yoke that is a tailor made for our lives and needs. And by the way, ano ba ang trabaho ni Jesus? Carpenter. Kung si Jesus ay carpenter, at trabaho yan ng carpenter, yung gumawa ng mga pamatok, yung nilalagay sa liig ng kalabaw o baka para mag-araro. Now, kung ang gagawin ng carpintero na pamatok ay hindi well-fitting, magsusulat, magagasgasan yung liig ng kalabaw o baka. Makakasakit. See? There are times sa buhay natin na lahat ng bagay sa mundong ito na nagdadala sa atin ng mga problema, kabigatan, nasasaktan tayo, nasusugatan tayo. Bakit? Hindi kasi easy or well-fitting or fits well. Ibig sabihin, if Jesus is the best carpenter nung time na yan, mga kapatid, ibig sabihin, alam ni Jesus ang the best at sakto babagay sa'yo at hindi ka magagasgasan o masusugatan. Ang dami nating mga abiguan, disappointment, failures na dulot ng mundo. Tama din. Yes, ganyan ang mundo. Lagi tayo nasasaktan, lagi tayo nagagasgasan, nasusugatan. Pagdating kay Jesus, hindi ka masasaktan, hindi ka masusugatan. Bakit? My yoke is easy. Magaan.
fits well, mga kapatid. Ang yoke, according to the Bible, Jesus is saying that my yoke fits well. Jesus has the yoke that is tailor-made for our lives and needs. Nasa kanya lang yan. Minsan tayo, pag nagpapasuka tayo ng damit, dati kasi noon, uso pa yung mga pasukat-sukat ng mga damit. Ngayon kasi, hindi na kasi wala na tayong time. At saka maraming mga damit ngayon, mga uso, mga fashion ngayon, ang gagaling mag-design, parang napag-aralan na nila, na perfect na nila yung lahat ng mga sizes ng katawan na available sa market na pwede nilang pamilihan kahit hindi na magpatahi, mga kapatid. Now, tinan niyo po, a yoke symbolizes two things. First, partnership. Yan po ang ibig sabihin niyan. Sinasabi ni Jesus sa iyo at sa akin at sa ating lahat, sabi ng Panginoon, let me shoulder the burden with you. Pag nagbuhat po kayo ng isang timba na puno ng tubig, ano po ang pakiramdam ninyo? Nakatigil. Siyempre nakatigilid yung katawan nyo. Tama ba? Oo. Kasi bigat dun. Dala mo lahat ang bigat. Pag dalawa kayong nagbubuhat ng timba, anong pakiramdam? Magaang. Bakit? Kasi may ka-partner ka. Tama po ba? May ka-partner ka. That yoke symbolizes partnership. Ang gusto sabihin ni Jesus, nabibigatan ka, nahihirapan ka, nasasaktan ka, nabibigo ka, lagi kang pain, lagi kang burden. Ito ako, gawin mo akong partner. Amen. Ang Diyos nakikipag-partner sa buhay natin, di ba? By nature, kasi tayo mga tao by nature, kapag guilty tayo, kapag may kasalanan tayo, at kapag pangit yung ginagawa natin, by nature, ang tendency, nahihiya tayo at lagi tayong patalikod at palayo. Pero ang Panginoon, kahit alam niya na nahihirapan ka, napapagod ka, at hindi mo kaya, nasasabi niya sa iyo, come to me and make me. Sabi ng Panginoon, let me shoulder the burden with you. Gusto kong dalawa tayo magpasan yan. Eh kaya nga lang, may mga tao talaga na kahit alam na nila na gusto ng Panginoon na maging kapartner siya sa mga burden sa buhay. Pero may mga tao talaga deliberately ayaw talaga nilang gawing kapartner ng Panginoon sa buhay. Mga kapatid, tinan ninyo, karamihan sa mga bruises, mga wounds natin, galing din sa mga partnership natin dito sa mundo. Tingnan niyo yung mga nagninegosyo, di ba? Pag nagpa-partner, mas maganda magnegosyo ka na lang na ikaw na lang mag-isa kaysa magnegosyo ka na meron kang kasama at pagkatapos, darating ang panahon, mag-aaway lang kayo, magkakalabuan lang kayo. Bakit? Siyempre, umaasa ka na magiging good kayo pang tagal. Eh, wala po kasing perfect na friendship, relationship, wala rin perfect. Pati sa mag-asawa, hindi rin perfect ang relationship ng mag-asawa. Di ba? Sa partnership, mga kapatid, kailangan give and take. Kailangan pareho eh, di ba? Hindi pwedeng yung isa lang ang gusto, yung isa ayaw. Yung isa ayaw, yung isa gusto. Kailangan mag-meet kayong dalawa. Di ba? Ang success ay nandoon sa unity and one heart sa partnership. Kung nagkakaroon ng partnership at wala yung unity, humbleness, and acceptance, even forgiveness, mga kapatid, masisira ang partnership. Parang sa buhay natin, okay, tinanggap natin ng Panginoon, Lord, tinatanggap na kita, maglilingkod ako sa iyo, o di partner na kayong dalawa. Anong kailangan? Kung kung tinanggap mo ang sinasabi ni Jesus na come to me at nag-yes ka, Lord, meron ka ng responsibility being partner of Jesus. Ano yon? Follow me. Sundin mo ako. Sa relationship, sa partnership, kung walang pagsusunuran sa isa't isa, magiging one way lang, hindi magsasucceed ang relationship, ang partnership. Ano ang mga sumisira sa mga partnership? Sa negosyo, sa trabaho, sa paglilingkod. Di ba kaya sa atin lang ang term dyan, hindi pa ano eh.
Kaya meron sa atin prayer partner yung po, no? Prayer partner. Anong sumisira sa mga magkakamanggagawa? Alam niyo kung alin? Ang sumisira sa atin, alam niyo kung alin? Yung mga bagay na nalalabag natin sa mga guidelines o maging sa salita, sa turo ng Panginoon, doon ang sumisira sa atin. Kaya ang salita ng Diyos nagiging guideline sa buhay natin. Parang sinasabi ng Panginoon, let me share the burden of your load. Hati tayo, dalawa tayo. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya po yung naikisalo ng burden, ng load natin na hindi po napapagod. How many times na sinasabi ng asawa mo, ng kapatid mo, kasamahan mo, ayoko na, pagod na ako, ikaw na lang, ayoko na, pagod na ako. Di ba mani-discourage ka? Nagtiwala ka, umasa ka na itong kapartner mo, sasabayan ka hanggang hindi ka iiwanan, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasama pa yung mga pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Eto ka na ngayon, nasaan na, hindi ka na masabayan, iniiwan na. Bakit? Nauubusan ng lakas, napapagod. Only Jesus doesn't get tired. Siya lang ang partner na hindi napapagod, lalong malakas at laging nareriyan sa'yo. Doon ka sa partner na hindi napapagod. Ang lawak-lawak ng pangunawa, ang haba ng pasensya, napakasagana ng pagmamahal. Yan ang gamit. Hanapin mo partner, hindi yung makikipag-partner ka sa mga taong papangakuhan ka lang sa bandang dulo. Iiwan ka, masasaktan ka. Amen? Yan ang gustong sabihin ng Panginoon. Another same words says na gustong ipakita ninyo, not only partnership, control. Control. Now, bakit po meron silang pamatok at meron silang mga harness? Alam niyo po kung bakit? Para yung pamatok na yon sa mga animals, para they will go in the same direction. The same place, the same time. Kaya kapag nakabind kayong dalawa sa isang pamatok, magkatali kayo at magkasabay kayo, wala nang mauuna, wala rin mahuhuli, at walang maliligaw, you go in the same direction. What is the symbol of yung lubid sa ikinakasal pag nilalagay ng mga abay? Diba? Cord tawag ng cord. Para maging isa sila. They are bind together. They go in the same direction na hindi sila maghihiwalay at walang maiiwan. Yun pong ibig sabihin ng to. Kapag ang pamatok sa isang hayop ay tumakbo o naglakad ng mabilis o mabilis, maiiwan yung isa. Kaya hindi pwedeng bumilis at hindi rin pwedeng bumagal. Sakto lang sila, sabay sila lagi. Anong tawag doon? Control. Yun ang ibig sabihin noon. There is a control. Meron siyang control. We get in trouble kapag ang pamatok ng Panginoon sa buhay natin, alin po, ay tayo po ang nauuna at tayo po ang mas mabilis, o tayo naman po ay nagpapaiwan o nagpapahuli. Yun po ang ibig sabihin noon. Mabibigo lang po tayo, madadapa lang tayo, mananatili lang tayong bigo. We get into trouble, mga kapatid, kapag hindi po tayo nakaisa sa pamatok ng Panginoon. Kaya control po ang tawag doon, control. Kaya kita ninyo, ang buhay natin, gumaganda ang takbo kapag may control. Anything that is sa buhay natin na out of our control,
even our lips, yung bibig natin, even our diet. Alam niyo ba yan? Diet. Isa yan sa pinagagalingan ng sakit natin. Ha? Even our pleasures, pag wala kang control sa pleasures mo, duhok mo, kahit gaano katatagal magtrabaho dito, wala kang maiipon hanggang pag-uwi mo sa atin, ganun pa rin ang buhay. Bakit? Walang control. Nakita ninyo? Without the help of Jesus, lagi lang po tayong mapapariwara, mabibigo, ay mapapahamak kasi walang control. When Jesus said, take my yoke, ang parang gusto sabihin ni Jesus, let me be, ako ang mapokontrol sa'yo. Yun. Parang ganun pong ibig sabihin nun. Kasi hindi po natin makayang makontrol yung nature natin. Ang ibig ko sabihin dyan, kailangan mo maging isang mature enough. Yung talagang mature enough or hindi naman natin pwedeng sabihin perfect kasi mas mataas yung perfection sa maturity. Mature na lang siguro. A mature person, he knows to control everything in his life. Yung salita niya, ilus niya, galaw niya, pag mature. Pero kahit mature, it does not mean mature, hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka pa rin. Kaya nga lang, ang mature, he knows to balance things. Kaya niya lang i-balance. Now, gaano kahalaga ang Panginoon sa buhay natin? Kung tayo nga na nandito, nagpapatuloy para mag-grow, mag-mature. The following day, the following weeks, the following month, malalaman na naman natin, meron na naman tayong mga kasamahan, kaibigan, kasamahan sa gawain, nahuhulog na naman sa kasalanan, bumabagsak na naman. Bakit? Na-out, nalulos ang control. How much more yung mga taong walang relasyon at pananampalataya sa Diyos? Sino ang nagpa-control? Eh di wala. Kaya mahalagang may control eh. Kahit sa bahay natin, mga anak natin, malalaman ang mga ugali ng mga anak natin, depende kung paano natin sila kinontrol. Diba? Malalaman ninyo eh, kung tamad ba yan, batugan ba yan, o matigas ang ulo, baka nung maliit pa, hindi mo siya nakontrol. May kinalaman yan sa parents. Sa buhay natin, may kinalaman din yon. Yung ating paglago, spiritual life, ang buhay natin, may kinalaman sa pagpapasakop natin sa sinasabi ni Jesus. Take my yoke. When you receive the yoke of Jesus, first partnership, then second is symbolizes of control. Kaya po, ang mga tao pong nagpapailalim sa patnubay-gabay at control ng Panginoon, sila po yung mga taong nagkakaroon ng kapayapaan, kagalakan at tagumpay. Ang karamihan ng ating mga failures, because we take control. We must take up our hands to control. Let the Lord control. Paano yun? Alam niyo na, pagdating na sa mga decision making, sa pagpili, o lalo na pag nagagalit ka na, naiinis ka na, kung alam mong lagi kang nagkakasala sa bibig mo dahil pag naiinis ka, nagagalit ka na, then, anong dapat mong gawin? O, tumahimik ka muna, mag-pause ka muna, take a breath, no? And then, take a little prayer, Lord, hindi ko po pakaya para po akong sasabog. Diba? Kung minsan, pag hindi ko natin iniisip ang Panginoon na kasama natin sa buhay natin, magugulat ka na lang na dulas ka na, nakagawa ka na ng masama. Bakit po? Kasi, madali po tayong makakawala sa ating nature. And give it to the Lord. Ikaw, Panginoon, ang pamatok mo, ang kailangan ko to take control. Yun po ang ibig sabihin nun. Pangatlo, don't try to wear the wrong yoke. Bago ako magpangatlo, may lang mayroon pang karuntong ba. Huwag mong subukan magsuot ng maling pamato.
Wag. Alam niyo ba kung bakit? Kasi may mga pamatok sa buo sa mundong ito na alin na nang di-deceive sa atin at naglalayo sa atin sa Panginoon. Only the yoke of Jesus ang iyong isuot at tanggapin. Do not try to wear wrong yoke, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang diablo ay pwede ka rin niyang i-deceive, dayain. Did you remember yung last ano natin? Prayer meeting natin noong Tuesday, di ba? Yung sinare ko na how to keep ourselves against evil. How to protect ourselves against evil. No? Ini-expose ko noong last Tuesday yung about sa ginagawa ng evil sa buhay natin. Do not try to wear the wrong yoke, mga kapatid. Dahil pag nagsuot ka ng pamatok na hindi galing sa Panginoon, ang buhay mo masisira. This word is very deceiving. Lahat yan, ha? Sa trabaho, sa love life, pati sa pag-abroad, pati sa pag-aasawa. Very deceiving po yung mga kapatid ang pinapagana. Pangatlo, decide to learn Jesus methods of how to light. Magdesisyon ka, magpasya ka sa pamamaraan ng Panginoon kung paano pagaanin ang buhay. Now, tinan niyo po yung verse na ito. Sabi diyan, take my yoke upon you. Tapos na tayo sa yoke, ha? Explain ko na. And learn from me. Diyan ako pupokus sa salitang mag-aral kayo sa akin. Learn from me. Ano ba yung pangatlo natin? Is decide to learn Jesus' methods of how to lighten life. Bakit kaya sinabi ni Jesus na, okay, wala nang problema, tinanggap mo na yung aking pamato, ngayon, partner na tayong dalawa at ako na ngayon ang nagko-control. Oh, sige ngayon, magpatuloy ka sa akin. Learn from me. Why Jesus said, learn from me? Oh, bakit kaya sinabi yan ng Panginoon na mag-aral kayo sa akin? I-define natin yung word na learn dito. Ang ibig ko sabihin ng learn ko dyan, accept the necessity of walking with Him. Walking with Him. Tanggapin mo na kailangan mong lumakad kasama siya. Ang word na yan na learn, take my and learn from me, the word learn or with obedience, the word learn is, ang ibig sabihin po niyan ay is the same word that is translated disciple. Listen. Ang mga rabbi o teacher, mga guru noon ng panahon ni Jesus, pag merong nakikinig sa kanila at naniwala na persuade sa kanilang pagtuturo, ay pagkatapos doon, siya na po ay magiging follower. Ang isa pong meaning ng disciples, ang ibig sabihin ng disciple, kasi hindi familiar sa atin sa English word ang disciple, kasi yung disciple, doon lang yan familiar sa term nila Jesus, disciple. Pag sinabing disciple, ang ibig sabihin nun, learning from his master, imitating and obeying his master. Following the steps of his masters. Yung pong ibig sabihin ng disciples. Ang disciples po, sa panahon natin, ang tawag po dyan ay katumbas sa secular word na salitang apprentice. O, sige, malapit natin. Tignan na ako. Ang ibig po sabihin ng apprentice, bago ka sa trabaho, tinuturuan ka para matuto. Apprentice po ang tawag doon. The word Jesus, come and learn from me. Ang gusto sabihin ni Jesus, maging follower kita, maging disciple kita. The word disciple means follower. Be my follower, be my disciples, learn from me. Bakit po? How do we compare this learning to Jesus and learning from our sa ating pag-aaral sa school?
Diba, tinan yung mga pinag-aralan natin from elementary to high school and then college. Hindi man tayo nakagraduate, hindi ba lahat ng college, pero at least lahat, nakapag-aral na daanan natin lahat kahit hindi ka nakagraduate. Now, imagine, may mga taong ang tataas ng mga pinag-aralan, mga degree courses, etc. No? Pero sa kabila po ng kanilang pag-aralan na tutunan, hindi pa rin maganda ang kanilang buhay. Kung ang basihan ng magandang karakter and attitude ay pinag-aralan, edi sana lahat ng nakapag-aral ay ang gaganda ng ugali ay karamihan bagsak din. So, ibig sabihin, wala sa edukasyon. Pero hindi sinasabi na huwag mag-aral. What's the point? The point is, we may be learned in this world by studying, by encyclopedia, or science. Pero kapag hindi ka nakapag-aral, naturuan ng Panginoon, o naging follower, o sumunod sa Panginoon, ang buhay pa rin natin ay hindi gaganda. Walang sumunod, naglingkod sa Panginoon na kanyang naging alagad, naging kanyang follower, naging kanyang apprentice, na hindi binagpala at blines at nabago ang buhay. Yeah. Doon po nagsisimula yun. See? You want to change your life? You want to free from sin? Come, follow me. Learn from me. See? Lahat ng mga natutunan natin sa buhay na ito, hindi nagdadala ito sa magandang karakter at magandang buhay bilang isang tao. Bagkos, lalo pang nagiging worse, lalo pang lumalala. Imagine, ito po ang ating struggle sa buhay natin. Minsan dito tayo nagkakasilipan na nagkakakumperan. Tinan mo siya, tagal-tagal na yan sumusunod, tagal-tagal na naglilingkod dyan, ganyan pa rin ang buhay, hindi pa rin nagbabago. Huwag natin tingnan yung iba sa nakikita natin sa kanila na hindi sila nagbabago. Ang tingnan natin, let us compare our running, our walking, our obedience, let us compare our walking, our obedience with the Lord. Do natin ikumparan. Do not compare your walking, your learning, and obedience, being obedient to the Lord. Huwag mong ikumpare sa iba. Bakit po? Dahil madi-discourage ka. Masisiraan ka ng loob, panghihinaan ka. If you want to evaluate yourself with the Lord. Lord, saan ang mo ba ako? Ano na ba narabili mo? Huwag mong evaluate sa iba, kasi pag in-evaluate mo sa iba, pwedeng madiscourage ka o kaya pwedeng magyabang ka. Paano madiscourage? Halimbawa, bakit siya, Lord? Parang ganda-ganda ng buhay niya, parang relax siya, payapa siya. Parang pag may problema, nakangiti pa rin siya masaya. Ako, dapat ganun ako. Bakit hindi ko kaya, hindi ko magawa? Madi-discourage ka. Ang gagawin mo ngayon, hindi ka na magpapatuloy sumunod sa Kanya. Ayaw mo nang magpatuloy mag-aral kay Jesus. Ayaw mo nang pakinggan siya kasi discourage ka na. Balik na rin mo naman. Let's say, in-evaluate mo, kinumpare mo yung lakad mo, walking mo, running mo, yung takbo mo sa Panginoon, kinumpara mo sa iba. Let's say na compare mo. Mas magaling pala ako sa kanya. Mas marami pala akong blessing kaysa sa kanya. Mas maganda na pala akong kakustado ko kaysa sa buhay niya. Ano mangyayari nun? Magkakaroon ka ng hydrocephalus. Yun yung sinasabi ko. Oo. We must learn to Jesus alone. Sabi ni Jesus, learn from me. Yun ang gusto sabihin ng Panginoon. Learn from me. Translated disciple. Be my disciples. Alam niyo ba, pag sinabing disciple, akala niyo yung nagpipreach? Hindi. Pag sinabing disciple, follower, learner. Kasi yan pong pinakamahalaga mga kapatid. To follow Jesus, example. Tularan mo, sundan mo yung mga halimbawa ni Jesus. Yun pong ibig sabihin ng Panginoon. If you want to be balanced and healthy life, in life, gusto mong maging balanse at maging healthy ang buhay mo, ibig sabihin, lighten your life, then follow Jesus'
example because nobody lived a more balanced and healthy life than Jesus. Amen. Wala na. Yes. Lagi ka lang mag-fail kapag ang babasihan mo ng lakad mo, pag-aaral mo sa Panginoon para matularan mo ang Panginoon, lagi ka lang mag-fail kapag titingin ka sa iba, i-compare mo sa iba, sila ang gagawin mong basihan ng paglakad mo, pag-learn mo kay Jesus, lagi ka lang mag-fail kay Jesus lang, mga kapatid. Pag kay Jesus ka lang nakatutok, sumusunod, at nag-aaral, mapapalapit ka ng gusto sa Kanya, magugulat ka na lang isang araw, katulad ka na ni Jesus. Amen. That's the purpose of our following Jesus, to be like Jesus. Hindi yun ang nangahulugan na maging katulad niya na almost perfect. Hindi po. Yung maging katulad niya sa kanyang character. Diba? Ang sarap po ng gano'n, mga kapatid. Habulin ko lang po ha. You have to learn to live differently. Hindi tayo pwedeng kumantang ibang-iba. Ay, sa akin. Diba? Pagkang tatawanan tayo ng diablo nun, iba kaysa iba. No, hindi ka iba, pareho kayo. Pareho kayo. Ang mga anak ng Diyos, iba kaysa iba. Ah, sabi ng diablo sa labas, hindi yan totoo, pareho kayo. Pareho kayo ng kaaway mo, ng kapitbahay mo, ng kalaban mo, pareho lang kayo. But if you walk Jesus and learn Jesus and obey Jesus, walk with Jesus, you will live differently. Yun ang habulin natin, yung maging iba ka. Yung mas mataas ka sa kaaway mo, hindi yung pantay na kayo. Nagiging pantay kayo ng kaaway mo kapag ginagantihan mo ang kaaway mo. Pero kapag pinapanalangin mo kaaway mo at minamahal mo, hindi kayo pantay. Mas mataas ka sa kanya and you live differently. Yung pong ibig sabihin nyo. Panguli, bago tayo tumayo, trust what God has promised. You want to how to lighten life? Pagtiwala ka naman sa Diyos para gumangga ang buhay mo. Sabi ng Matthew 11:29, for my yoke and take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. You will find rest for your souls. That's the promise. Trust God. Trust what God has promised. Pagtiwalaan natin ang pangako ng Panginoon. Tingnan natin na mabuti ang Diyos at may mabuting ding darating sa iyo. Tingnan mo na mabuti ang Diyos at may mabuting ding darating sa para sa iyo. Amen. Kung hindi ngayon, bukas. Kung hindi bukas, sa sunod na buwan, matahon. Tingnan mo. Ang Diyos ay di nauubusan ng biyaya. Kaya, we must be future oriented. Hindi siya nauubusan. What do you mean future oriented? May goal setting. Aral tayo sa bukas na hinaharap. Hindi tayo dapat alit ng kahapon at nakaraan. Amen? Huwag kang papatali ang kahapon at nakaraan. Dapat lagi kang future-oriented. Bakit? Hindi nauubusan ng biyaya ang Diyos. Amen. Amen. Pangawakan mo pangako niya. Kung hindi ka naging nag-succeed ngayon, baka next year, baka pwede. Kung hindi next year, huwag ka lang mapagod. Bakit? Partner mo siya eh, di ba? Nakatuwang mo siya eh. Tapos nagpapatuloy ka sa kanya. Trust God what God has promised. Pagtiwalaan natin siya. If God is good, kung Diyos ay mabuti, may darating din sa iyo na mabuti. Amen. Kung hindi ngayon, baka bukas. Amen. Tumayo tayong lahat. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Ama, aming Diyos. Salamat po, Panginoon, ng marami muli sa mga salita niyo pong nagbibigay sa amin ng inspirasyon na magpatuloy. Lord, salamat po sa mga salita niyong nagpalakas sa amin. Salamat po, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na maging ka-partner ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po ang pamatok po ninyo, ang maging pamatok po namin. Nang sa ganon, Panginoon, magkaroon po kami ng control sapagkat hindi po namin kayang baguhin, kontrolin, hawakan, pangunahan ang mga gusto at namin sa buhay. Kaya Panginoon, turuan niyo kami magtiwala sa mga pangako ninyo, Panginoon, because you have promised here tonight, Panginoon, that you will give us a rest. How to lighten life, Lord God? Salamat po, tinulungan niyo kami ng practical step ngayong gabi nito. How to lighten our lives, Panginoon. Salamat po ng marami, pagpalain niyo po muli lahat ng itinataas namin sa inyo, ang aming mga prayers, ang aming offering, ang lahat sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng ito, kayo po ang magbalik na gustong takal siksik ng liga tumapaw and bless also our employer, our loved ones, maging ang aming kalusugan, Panginoon, na puhunan namin sa pagtatrabaho sa bansang ito. Ang mga kapatid namin, Panginoon, na naghihintay na magkaroon ng trabaho sa kanilang pag-a-apply, dumating nawa, Panginoon, ang inyong divine help sa kanilang buhay. We claim in Jesus' name that lahat ng iyong mga pangako sa inyong mga salita, tunay nga po, Panginoon, na manggaganap at mangyayari sa buhay namin, hindi man ngayon makabukas sa sunod na buwan. Tulungan niyo lang kaming magtiwala sa inyo, Panginoon, na hindi kayo nauubusan ng biyaya. Salamat po ng marami sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you on Sunday. Amen.